Hello po again sa mga online Rocketeros and Rocketeras natin dyan. For this video guys, ay gusto ko lang pong i-share sa inyo, no? Kung paano po mag-stake o kaya naman mag-farm dito kay Uswap at kumita po ng 0.5 to 1% daily nang hindi mo na kailangan mag-invite. Kaya naman sa mga interesado ay tapusin nyo po ang video na to nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago po ang lahat, if you are new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe and please click the bell button na rin nang sa ganun ay araw-araw po kayo ma-update sa mga videos na ina-upload natin. Also please like my Facebook page, Online Rocketero, and join my Telegram channel. Ilalagay ko po ang link sa description section. Alright guys, so paano nga ba mag-stake o kaya naman mag-farm dito po kay Uswap at kumita nga no, ng 0.5 to 1% daily nang hindi mo na kailangan mag-invite. Pero bago yan guys, no, disclaimer po tayo. Make sure, okay? Make sure to do your own research. Okay, pag-aralan nyo rin po bago nyo pasukin. Nang sa ganun ay makasigurado po kayo. Now, sa mga hindi pa familiar kay Uswap guys, Uswap po ay isang DEX exchanger o kaya naman decentralized exchanger po. So, kung familiar po kayo sa mga exchanger guys, no, nagtitrade po kayo ng Bitcoin, ng Ethereum at kahit anong token. Ganun din po ito si Uswap. Pwedeng mag-trade po dito kasi may mga token na pwede nyong gamitin for trading po. So, si Uswap kumikita po sa mga transaction fees. Okay? Kasi kapag nagtitrade ka, may transaction fees po yung tinatawag. So, dun po kumikita si Uswap. At yun din po ang ginagamit niya pang distribute po sa mga nag-a-add liquidity o kaya nun sa mga nagpa-farm or staking. Alright? So, sana maliwanag po sa inyo guys. Now, balik tayo. Paano ba mag-stake o kaya man mag-farm guys? Una-una, dapat meron po kayong Clever Wallet. Okay? So, i-download nyo po ito sa Google Play Store. And then, create wallet po kayo. Now, if you have your Clever Wallet na, pangalawa po na kailangan meron kayo, TRX po. Alright? Kasi TRX po yung gamit natin. Kasi naka-TRC20 tayo. O kaya naman Tron Network po kung tawagin. So, kailangan may TRX kayo. Magde-decide kayo magkano ba ang gusto mong i-stake. Alright, minimum po, pwede na mag-stake ng 500 TRX pataas. Okay, minimum yan. Pero pwede ma 1,000, pwede mas mataas. Depende nga po sa inyo, no? Kung meron na mga yung punan, gusto nyong kumita daily, alright, na hindi na kailangan mag-invite at medyo safe naman siya, so pwede nyo pong gawin yon. Alright, so saan makakabili ng TRX? Pwede kayong bumili sa Abra Wallet, guys. O kaya naman, pwede kayong maghanap ng mga nagbebenta ng TRX. Ako guys, nagbebenta po ako ng TRX. Alright, so pwede po kayong mag-direct sa akin at pwede po kayong bumili. Market price po, no? Kasi mas mahal kasi kapag bumili ka pa sa Abra Wallet o kaya naman sa ibang exchanger. Pero kung P2P or peer-to-peer transaction, mas mura po kasi. Alright, so meron ka ng Clever Wallet, meron ka ng TRX, okay, nakapag-decide ka na, o kasi ang i-stake ko ay 6,000 TRX ngayon. So nakapag-decide ka na, ang gagawin mo guys, no, meron tayong link na gagamitin, yung po yung gagamitin nyo para makapasok kay Uswap. So i-click nyo lang ito guys, itong parang bola na yan, click mo lang yan, yung nasa baba, and then dito paste mo yung link. Alright, so yan po yung link na gagamitin. So ilalagay ko po ito sa description section, no, para gamitin nyo po pag gusto nyo pong mag-open kay Uswap. Then search nyo lang siya guys. Okay, click nyo lang po ito. Search nyo yan, uswap.me/ref. Tapos yan po yung link niya. Tapos idederecho tayo, okay, kay Uswap. Pag ito po yung lumabas guys, ayan, ito na yung lumabas, may settings. Click mo lang itong 3 bars guys. Click mo itong 3 bars. Una-una, click mo exchange. Click exchange guys. Alright, so ito po yung lalabas. So may kita nyo, lalabas dito yung TRX nyo. Kung meron kayong TRX, tapos bibili kayo ng token. Okay, so bago bumili ng token guys, ang ginagawa ko, pupunta muna ako sa staking. Okay, so click mo tong 3 dots uli. Click mo yan, punta ka sa staking. Alright, tapos punta ka dito sa EFT or sa E.
click mo yung violet na yan. Then hintay mong lumabas po yung mga token pair na pwede mong pag-stakean o kaya naman pag-farmingan. So ito po yung mga pwede mong piliin. So ulitin ko, no, dalawang token kasi yung kailangan. So pipili ka. Yung isang token, either EFT o kaya naman UME. Mamimili ka lang sa dalawa. Tapos yung isang token, kahit ano na, pwedeng TRX, pwedeng USDT, pwedeng WIN, SAN token, BTC, Ethereum, pwede po yun. So titingnan mo siya. Ayan, kung makikita mo guys, may mga percentage po siya nakalabas. Ayan, so ayan. So syempre, hanapin mo dito yung nasa taas. Okay, yung mataas yung percentage. Itong nasa baba, mababa rin yung kanyang offer o kaya binibigay. Kasi mas marami kasing nag-i-stake, maraming nagpa-farm, mas maliit po yung distribution kasi marami ang nagahati-hati. So hanap ka ng medyo mataas ang offer. So dito, makikita mo merong BTC UME. Okay, so medyo mataas siya, 3.22%. So dito tayo kay BTC UME mag-i-stake o kaya naman magpa-farm. So itong mga USDG, TRX, BTC TRX, pwede rin diyan. Yun nga lang, kailangan mo ng TRX, kailangan mo ng, let's say, BTC token, tapos kailangan mo pa dyan ng UME token. So, bibili ka pa ng UME. So, ibig sabihin, tatlong token ang kailangan mo. So, dito tayo sa direct na. Dalawang token lang ang kailangan. BTC, UME. Alright? So, balik na tayo. 3 dots uli, punta sa exchange. And then, ang gagawin natin, bibili tayo ng UME tsaka BTC. Ulitin ko, no? Dapat 50-50 po yung token. Meaning, kung may 1,000 TRX ka, ibibili mo yung 500 ng UME, ibibili mo yung 500 ng BTC. Kung nasa 2,000, ganun din. 1,000 sa UME, 1,000 sa BTC. So, kailangan pareho po yung value nila sa TRX. So, dahil 6,000 TRX ang gagamitin ko, unang step, bibili ako ng 3,000, okay, TRX. 3,000 TRX na UME. Alright, so sana na-gets nyo guys, no? So, bibili tayo ng TRX worth 3,000 sa UME. So, ang presyo po ng UME ngayon ay nasa 226. Medyo mababa po siya. So, click lang natin swap. Then, confirm swap po tayo. Then, confirm lang uli. Guys, sa mga nagtatanong, no? Walang banlugian dyan. Okay? Syempre sa lahat guys ng mga farming, lahat ng mga staking platform o kaya naman kahit anong token guys, no, yung pinaka disadvantage diyan kapag bumaba yung presyo, bababa rin yung value ng pera mo. So let's say ito si UME, bumili tayo ng UME, yung presyo niya 220. Ngayon pag bumaba yung presyo ni UME, bababa rin yung TRX natin. So, ganun lang din yan. Parang crypto lang din yan. So, nakabili na tayo. Sorry, Bisaya. Nakabili na tayo ng 3,000 TRX na UME. Ngayon, bibili tayo ng 3,000 naman na BTC. Okay, gamit po si TRX. So, bili natin yung 3,000. TRX, 3,000. Guys, make sure no, na meron po kayong meron kayong pang gas fee, okay, or transaction fee. Kailangan may sobra po yung TRX nyo kasi syempre may gas fee po yan o kaya transaction fee kapag nag-exchange at kapag nag-stake. So dapat may sobra guys. Kung 1,000 TRX ang stake mo, dapat may sobra na at least 50 TRX o kaya ng 100 TRX. Alright, so bibili tayo ng 3,000 TRX worth sa BTC. Swap lang din natin uli. Ayan. Guys, kapag na-swap na yan, next step po natin ay mag-add liquidity na tayo. So, ayan, nabili na natin. So, meron na tayong UME, meron na tayong BTC. Alright, 3,000 sa UME, 3,000 sa Bitcoin. Next dyan, click natin yung liquidity. Add liquidity, guys. Click mo lang add liquidity. And then, i-add natin sila. So, click mo lang itong max. Ayan. So, may kita nyo, meron 0.004588. Oh, ayan. So, i-click mo lang yan sila. I-add mo lang yan sila. Click mo lang itong supply. Kapag hindi ito lumabas na supply, ibig sabihin, hindi pareho yung kanilang presyo. O kaya, magbabawas ka lang ng konti dyan. Let's say, ganito. Inilagay natin dyan. 12 na lang yan.
So makita mo, hindi lalabas yung, I mean, pag sumobra tayo dyan, let's say hindi siya proportion, nag 13 siya, ganyan. So makita mo guys, hindi siya lalabas yan, yung supply. Wait lang ha, ayan. Ayan, makikita mo insufficient balance kasi hindi sila proportion, o I mean hindi sila pantay, hindi sila balance. So click mo lang yan, so dapat balance sila. So ayan po, then click mo lang supply, confirm uli. Sabi ko nga kailangan ng gas fees dito kasi marami pong mga confirmation na gagawin dito. Ayan, ulitin lang natin, dalawang beses po yan. Tapos, pag okay na, may lalabas po yan dito. Hintayin lang natin. May lalabas pong parang confirmation na nakapag-add liquidity na tayo. So, hintayin lang natin, guys. Ayan, guys. So, makikita nyo, nakapag-add liquidity na tayo. So, BTCUME. Tapos, may pool token tayong gagamitin. So, yan yung pool share natin. So, pwede na natin siyang i-stake, guys. O kaya naman i-farm pag lumabas na po yan. So, kapag gusto mo naman siyang i-remove, or let's say, sabi ko nga, ang maganda rito, pwede mo siyang i-pull out anytime. So, click mo lang to remove. Just click mo 100%, then pwede mo na i-remove yan. Tapos, makikita mo na yan dito sa exchanger mo. Okay? And then, pwede mo na siya i-withdraw ulit. Depende sa gusto mo. Alright, so meron na tayong BTCUME na na-add liquidity. Next po natin, punta tayo dito sa 3 dots uli, then punta tayo sa staking. Alright, so sa staking guys, click nyo itong E na to, yung naka-E, yung violet na yan. And then hintayin natin lumabas po yung mga token na pwede po nating pag-farmingan o kaya naman pag-stakean. So minsan matagal, depende po no, sa signal. So medyo mataas po, I mean matagal ang ating signal ngayon. So makikita nyo nasa BTCUME tayo. So click natin tong BTCUME and then click lang natin stake guys. Click stake and then makikita nyo meron na tayo ditong pwedeng pang stake. Click max. Okay, tapos click natin stake. Tapos kailangan ng confirmation uli. So sabi ko nga kailangan sobra po no, yung TRX pang gas fees. Stake lang ulit, tapos maya maya po ay lalabas na yan. Ayan guys, so lumabas na yung ating BTCUME. Ayan, so mag-end po siya ng April 14. Ayan, started siya ng 3:31. So nag-start kasi ang farming nung March 31. Every 15 days kasi ito guys. So nagpumasok tayo na ngayon na, nasa April 4 na ngayon. So mag-end siya ng April 14. Alright, so sa April 14, end na yung farming, tapos mag i-stake uli, o kaya another parang contract uli. Tapos makikita nyo dito yung may liquidity natin, ito yung ating liquidity. So yung pool share natin, 0.7%, farming speed natin, 51 TRX a day. Alright, so 51 TRX a day po tayo. So kapag i-multiply po natin sa peso yan, ayan, so meron po tayong 223 pesos daily. Alright, so ito po yung magiging daily natin kasi 51 TRX po siya a day. Ngayon, fix ba yung 51 TRX a day na yan? Guys, hindi po yan fix. Okay, ulitin ko, hindi po yan fix. Pwedeng bumaba yan o kaya naman pwede pong tumaas. Kaya nga nasa 0.5 to 1% po siya daily. Okay, so tataas yan kapag tumaas din yung presyo ng token at konti lang yung nagpa-farm. Bababa yan kapag bumaba yung presyo ng token at bumaba rin yung, I mean dumami yung mga nag-i-stake. Alright, so ang maganda rito guys, kasi yun nga, safe nga siya. So ulitin ko, meron siyang staking 2%. Okay, bawat stake may bawas po siyang 2%. Alright, so kung nag-stake ka ng, let's say 1,000 pesos, meron siyang 20 pesos na bawas pag nag-stake ka. Ibig sabihin, pag pinull out mo yan, may bawas na siyang 2%. Okay, kasi yan po yung staking fee nila. So kaya nga, dapat ipu-pull out mo siya, siguro after 5 days, after 10 days, o mas maganda, tapusin mo yung 15 days. Tapos may referral system din siya. So pwede rin kayong mag-share kung gusto nyo, kasi may 15% po siyang referral. Itong 15% guys, sa income po ito. Let's say ang income po ni friend, okay, nag-share ka tapos ang income niya ay nasa 1,000 pesos. So sa 1,000 pesos, meron kang 150 pesos.
Okay? So, nakadepende po sa income po ng sinaran mo yung 15%. So, papasok yan automatic dito sa iyong account. Alright, so ito po yung aking magiging, ito yung aking magiging daily. So, 6,000 TRX po yung ating capital. Sa 6,000 TRX, multiply natin siya sa 4.39 kasi ito yung presyo niya. Nasa 26,000 po. Okay? 26,000 pesos. Alright, so 26,000 pesos yung capital natin. Tapos, 51 TRX tayo daily. Ayan, wait lang ha. 4.39. So, yung 26,000 nating capital, meron tayong 223 pesos daily. Alright, so nasa 0.7 din siya, percent to 8% siya. So, okay na. At least, tumutubo siya kahit hindi mo na kailangan mag-invite. Alright, so, ayan, kapag meron ka ng tubo, pwede mo siya i-claim. Pag kinlaim mo yan, diretso yan dun sa exchanger. Pwede ka bumalik dito sa exchanger, tapos pwede mo siyang exchange dito papuntang TRX. Okay, kung naka-UMB siya, exchange mo lang siya papuntang TRX, depende po sa'yo. Alright, so sana nakatulong guys at sana maliwanag po yung ating tutorial kung paano po mag-stake or mag-farm dito po kay Uswap. Sa mga interesado guys, ilalagay ko yung link sa description section. And then gamitin nyo po kapag nag-stay kayo. Or if you have questions guys, no, may Telegram tayo, tapos pwede kayo magtanong doon. Yun lang guys, maraming salamat and God bless you po.